Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil nalaman na nga ni Michael ang katotohanan na itong si Dr. Robert Tanyag ang totoong ama ni Annalyn ay dito, lalo itong nangigiliiti ng galit itong si Michael dahil kaagaw umano nito sa puso ni Lynette itong si Dr. Tanyag. Asawa pa ito at dito makita naman ni Dr. Tanyag na itong si Michael ay kasakasama ni Lynette ay dito nakakaramdam naman ito ng silos si Dr. Tanyag nang makita nitong magkasama si Michael at si Lynette. At dito, nang harapin ito ni Michael, itong si Dr. Tanyag at sinabihan niya ito na layuan umano itong si Lynette dahil gulo lamang umano ang kahinatnan kapag malalaman ito ng kanyang asawa na si Moira ay dito. Agad naman itong nagagalit si Dr. Tanyag kay Michael at sinabihan ito ni Dr. Tanyag na hiwalay na umano sila ng kanyang asawa na si Moira. At dito, nang marinig ito ni Michael ang sinasabi ni Dr. Tanyag ay uminit ang dugo ni Michael dahil maaagaw umano nito kay Dr. Tanyag ang babaeng kanyang pinakamamahal na si Lynette. Kung kaya't agad itong kumuha si Michael ng kanyang baril at itinotok nito kay Dr. Tanyag. Dahil may daladala ring baril itong si Dr. Tanyag ay agad din itong kinuha ni Dr. Tanyag sa kanyang bulsa at itinotok din nito kay Michael. Alitan ito ng masasakit na salita itong dalawa at gusto na itong magpatayan upang iisa lamang umano ang makakaangkin kay Lynette. At ikakagulat naman ito ni Lynette ng kanyang makita. Nagtutukan na ng baril yung dalawang lalaki dahil nag-aagaw umano sa kanya. Agad naman itong sumigaw si Lynette at sinabihan niya itong dalawa na tumigil na kayong dalawa. At nang makita ito ni Jusa at ng kanyang asawa ay dito, agad naman itong magsalita si Jusa at sasabihin nito, "Ang ganda mo, Mari! Patayan ang dalawang lalaki dahil sa'yo." Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.